Dumako lang po tayo sa Pampanga. Bro, unmute po ng inyong speaker. Pampanga po, Pampanga chapter. Yes po, salamat bro. Mapagpalang gabi, Praise Team Ray at ating kamahalan. Bro, tanong ko lang, Praise, si Nebuchadnezzar po ba? Sa Bible kasi tinatawag na tiga Babylon o Babylonian, hari ng Babylon. Sila po ba yung mga Assyrian na tinatawag din? Opo, magkakasama po yan. Kasi kung nakita po ninyo, Assyrian, tinawag niya po, sakop po kasi ng, sakop nila yan, tinawag na yung Assyrian ang nagdala ng mga Babylonian doon sa loob ng Israel, sa loob ng city of Samaria. So sila po kasi yan, yung Babylonia, yung Persia, yung Grecia, sila po yan eh. Iisang lahi po yan. Ah, okay, okay po. Sila rin po yung Griego at Romano. Tama po ba, Priest? Po, magkakalugtong yan. Sila-sila yung mga yan. Kasama na po yan. Sila na yung mga Europeo ngayon. At kasama na po yung mga Amerikano ngayon. Ah, okay, okay. Thank you, Priest Simri. Salamat po. Salamat po. Mahal na Hari, go ahead po. Alari po. Oh, ganito. Kung maaalala ninyo, kung balik nyo ang World Territory Series, sa World Territory Series ko ba didiscuss yung family tree? Doon nyo makikita yan. Actually, kung meron tayong 12 tribes, meron din silang tribes. Kahit yung sinasabi natin Canaanites, napakarami niyan, lahi-lahi din yan, subclass na tinatawag. Pero iisang tiyan ang pinanggalingan niyan. Pare-pareho ng lahi yan. So all of them is napasama dito sa tinatawag na Babylonians. Kasi nakipag-isa sila dyan eh. Nakipag-intermarriages ang mga yan. So kung titingnan ninyo, dalawa lang naman ang nag-uumpugan sa Bible. The Hamites is quite neutral, actually. Kung pinag-aaralan ko. Yung Hamites, maliban sa, kasi si Canaan at saka si Nimrod, ito talaga ang culprit na dalawang ito eh. At saka yung mga lahi na nagmula na sa kanila. Pero the rest of the Hamites, ay hindi sila kontrabida sa atin eh. In fact, yung tribe of Judah nagkanlong sa lahi ni Ham sa Africa. Napansin niyo? Kaya lang later in time, tinitingnan ko ang history na ibinenta din sila nitong mga Hamites na to. So yun ang tinitingnan ko ang gulo. Kasi alam nitong mga tao sa Africa na itong mga nagkadlong sa kanila, although may similarity ang kulay sa kanila, ay hindi talaga nila kalahi. Kung mapapansin ninyo, ang mga tribe of Judah ay hindi talaga itim. No. Dark brown. Chocolate brown. Samantara, yung kay Ham, is yun talaga ang totoong black. Pinakita ko ang distinction ng dalawang yan. Panoorin nyo ulit ang mga video ko. Makikita ninyo ang distinction between a Hamite and a Judah. Magkamalayong malayo po. So going back to yung tanong, yung mga Assyrians, etc., Babylonians, Mesopotamians, etc. na yan, is actually magkakamag-anak yan. Pinaghalong Japhethite at Canaanite, the so-called Phoenicians. Yan ang totoo dyan. And today, they are called Europeans.
from the Europeans, nanganak, yan ang Americans. Di ba? Americans. Saan galing ang mga Amerikano? Di ba galing sa England? Ay, itong mga Australians, saan galing? Di ba't England din? So, kung titingnan mo, ibalik mo ang mga lahat ng yan sa Europe, Japhetites yan. At ang Japhetites na to, ito ang nahaluan ng mga serpent seeds. From Kainaan, active seeds. Yan yun. Yung lahi ni Ham, hindi lahat ng ni Ham ay active na serpent. Dahil si Ham mismo ay inactive ang pagiging serpent niya. Inactive. Bakit inactive? Diluted ng dugo ni Noah. Si Mama po. Ay, wala. Ay, naglabas yata. Si Mama. Diba? So, yan po ang lagi nating tandaan. So, hindi lahat ng nakikita nating pa Japhetite na maputi, matangos ang ilong, hindi lahat ay serpent seed carrier. Although, marami sa kanila ay mga serpent seed carrier, but pero hindi lahat. Yung mga nalahian lang ni Kainaan na nanggaling kay Kainaan, yung ang mga serpent seed. Kaya kung papansin ninyo, may mga kano din na mababait. May mga kano na sobrang salbahe. Bakit? Kasi nalahian ng serpent seed. Kagaya natin ngayon dito sa atin, kahit brown tayo, sinasabing mga Pilipino, eh ang daming nalahian sa atin ng ano, ng serpent seed. Pansin ninyo, marami akong alam na individuals na kahit mata ay serpent. Ayokong pangalanan. I have pledged to keep my lips sealed. Oh, marami. Diba, ang dami mga Pilipino, lahing Kastila. Mga mistisong bangus na tinatawag. O serpent seed carrier. Kaya ang pagiging serpent seed, hindi mo makikita sa kulay. May serpent seed carrier na brown or even black. May serpent seed na maputi, mistisa, mistiso. Sino yung mga serpent seed na mapuputi? Mga Japhetite yan na nanahian ni Kainaan. Sino yung mga serpent seed na mga kayumanggi? Yan yung mga Israelites, mga Ophirians, na nalahian ng mga Kastila. Oh, Pilipino na nga, na matuturingan, pero serpent seed carrier pala. Bakit? Kasi Kastila, nalahian yan. Eh kung very strong yung blood proportions, eh di serpent seed carrier. Makikita nyo naman yan sa pag-uugali. Mga traidor, pinagkatiwalaan mo, halos isang pinggan kayo kumain, tatraidorin ka. Gumagawa yan ng mga nagtatahi-tahi ng mga istorya para traidorin ka. Yan, may mga active serpent seed yan. Although kayo manggi din, nakagaya natin. So I hope cleared po sa inyo. Kasi yan din ang dilema ko noon. Akala ko noon, pag serpent seed, mapuputi. Hindi pala. Kasi yung mga nalahian, kayo manggi nga, lumabas parang Pilipino, pero yung pala may dugong serpent seed. Ngayon, ano ang makikita natin sa pag-uugali? Yung talagang mga arrogant, sobrang taas ng pride, napakatapang, walang meekness, traidor, yan. Mag-isip ka na. Baka serpent yan. Kasi ang hindi serpent carrier, madaling kausap eh. Meek na kausap.
Yan yung tipong hindi pa natatapos yung pag-apologize mo sa kanya, kalimutan na natin yun, wala na sa akin yun. Actually, limot ko na nga kung ano yung pinag-away natin. Basta okay na tayo. Yan, hindi yan serpent. Ngayon, nangyari, social media, tingnan nyo. Aatakihin tayo pag ginantihan. Magpipretend na sila na ang victim. Oh, inilabas-labas yung mga pictures-pictures, mga videos-videos nung niresbaka ng iba. Wala daw respeto sa babae. Ang dami ng depensa ng mga ganon. Pero kung makatira, akala mo inosente. Yan yun. Mga serpent yan. So, isa lang ang hangarin nitong mga serpents na to. Isa lang. Una, huwag ma-revive ang kingdom. Ultimong temple, hinaharangan nila. Hinaharang. Kung may tayo man natin gustong agawin. Pangalawa, ayaw nilang magkakaroon ng king. Bakit? Pag may bumangon na king, babangon ang kingdom, automatic yun. So ayaw nila yun. Serpent seed yan. Gagawin nila lahat ng paninira. Pero sorry, huli na sila. Huli na sila. Kahit anong gawin nila. What has been destined is destined. They could not question. Nagugulat ako sa mga development. So, yan lang mga kapatid. Basta tayo, hold fast to the covenant, safe ka dun. You cannot be ejected. Yung mga ugali-ugali, kunting finishing touches na lang yan. Madali na yan i-correct. Eh. Pero lahat ng sumisipa sa covenant at gustong wasakin ang kawan, kahit dyan sa chapter ninyo, ay teka muna. Iba yan. Kung makapreach, love, love, love daw. Love. Love. Pero kung makapanira, sobra. Nung niresbakan, aba, nagmura. Katakot-takot. Nagkaitanan nyo, ipinost na namin yung kung paano maka-PI. Pero sila daw ang banal. At tayo daw ay walang pag-ibig. Matapang tayong magsalita, pero huwag sasabihin na walang pag-ibig. Magkaiba yun. Sila matamis magsalita, pero lason ang ibinubuga ng kanilang mga bibig. So, just look at yung sinabi ng Messiah. What defiles a man is not the dirt from their hand that goes into the stomach, that goes out in secret. What defiles them is what comes out from their mouth. Anong lumalabas sa kanilang mga bibig? Yun ang nakaka-defile. Ilan sa inyo ang na-defile? Dahil sa pakikinig ninyo, pakikipag-ututan dila ninyo sa mga nagkora, ilan sa inyo ang na-defile to the extent na nalaglag sa covenant? Defiled. Bakit? Pinagbilinan ko na kasi eh. Cut off communication from them. Block them. Kaya ba? Hindi. Sinunod. So ano nangyari? Kakikinig ng Marites at Marisol. Ano nangyari? Na-defile ang utak. Nung na-defile ang utak, iba na ang lumalabas sa bibig. At paulit-ulit lang, nagsa-cycle. So tandaan ninyo, what defiles you is not the dirt from your hand. Hindi yung dumi ng inyong kamay nung kumain kayo na hindi naghugas ng kamay. Hindi yun ang nag-defile. Kundi kung anong lumalabas sa inyong bibig, that defiles you. Ayan, nakinig ng nakinig sa chismis ng Korah. By the way, may kumakalat ngayon na chismis. Pinahack daw namin yung Facebook ni ganito, ni ganon. Nako, hindi namin pag-aabalahan yan. Gawain nila. Diba sila kaya nagbago kami ng G Suite? Kasi hinack nila. Pati yung domain natin, hinack nila. Tapos ngayon, tayo ang pagbibintangan na nanghahack. Ah,
So yung mga madi-defend na naman ng chismis na yan, maniniwala. So do not defile your mind. Cut off your communication from them. Yan ang pinaka-shield ninyo. Kasi kami, kapag hindi ninyo sinunod ang instruction na i-cut off nyo ang pakikipag-ut-utan dila sa kanila. Pag nakita namin na defiled na kayo dahil iba na rin ang lumalabas sa inyong diwa, iba ang lumalabas sa inyong dila, pasensyahan tayo. Magtatagpas talaga ako. Hindi ko nabibigyan ng additional na trabaho ang tribunal. I will decide it on my own. Basta solid ang evidence. Kagaya ng tinagpas ko nung isang gabi. Sabi sa akin ng Joshua, hindi ba sila aanuhin? Sabi ko, hindi na. Ano pa ba yan? Siya ang nagsasalita dyan. At pakinggan mo, anong lumalabas sa bibig? Tagpasin nyo na. Perpetual. So, ibig sabihin, no chance of coming back. Lumuha man siya ng dugo. No. No way. That is an order. Kasi kung minsan nilang ginawa, uulit-ulitin lang yan. Pasensya na, but that is how it goes in the kingdom. Virtual kingdom tayo ngayon. Huwag niyong isipin muna na, porket walang palasyo, walang kingdom. Ay, hindi po. Ang salitang kingdom is applied to a system. Sistema. Ganyan po ang sistema ng kingdom. Pag sinunod natin ang sistema, tsaka nyo na lang makikita ang grandiosity ng padating. Ayoko nang magsalita muna. Ayoko nang dugtungan yon. Pero kung ano man yung iniisip ninyo na malapalas yung mga kung ano-ano na available, lahat yan, mangyayari yan. Seek first the righteousness. Revive the kingdom. All these things will be added unto you. Kung ang mga Gentiles may mga eroplano, may magagarang ganito, ganito, all those things will be added to you as well. Just be righteous according to the kingdom, to the covenant. By the time, ang sasabihin naman nila, tingnan mo, namumuhay na sila sa ganito, sa ganun. Yan naman ang panira nila. At ang makikinig na naman dyan, tagpas. Sige. Doon ka sumunod sa mga nagkora na yan. Oras ng kagipitan mo, babalik ka sa amin? No way. May nangyaring ganyan. Nanganak ang asawa. Ginastosan ang foundation. Tinulungan. Tapos nung isang gabi, salita ng salita, laban sa foundation. Salita ng salita, laban sa akin. Sabi ko, tagpasin mo. Tagpas. Pati covenant, tinitira na. Tagpasin. Makakapag-isip-isip yan. Pag nagbuntis ulit ang asawa at manganganak ulit, baka maalala niyang babalik siya para humingi ng tulong. No way. Ganyan po. Tuturuan ko din ng leksyon itong mga ingrato at ingrata. Hindi ako nagkakait ng tulong. Pero hindi ako tutulong upang paglagablabin lang ang kanilang mga balikong pag-iisip. Hindi ko gagamitin ang pera para lang lalong maglagablab yung kanilang mga unrighteous na gawain. No way. Matuto ka. Nalapit-lapit ka sa amin dahil gipit ka. Tinulungan ka namin noon. Tapos ganyan ang gagawin mo ngayon sa amin. At muli kang nagipit, babalik ka sa amin. No way. Baka sabihin nyo, masyado akong malupit. No. Sinusunod ko lang ang salita ni Messiah Yahawashay. Anong sabi? Huwag nyong itapon ang pagkain ng bata. Huwag nyong itatapon sa aso. Pero kung totoosin, mabuti pa yung aso. Bakit? Ang aso, alam niya ang kanyang amo. Loyal siya doon. Hindi alam ng aso yung disloyalty eh. Amoy pa lang ng amo niya, kakawag-kawag na ang buntot eh. Hindi mo maluloko eh. Kahit anong paninira ng iba sa kanyang amo,
ang loyalty ng aso andun pa rin sa kanyang amo. Yumaman o maging mahirap ang kanyang amo, yung aso andun pa rin sa kanyang amo. That kind of loyalty sana. Yan lang po yun. Ganun kasimple. I never act on my own. I never talk on my own. Hindi ako nagsasalita sa sarili kong nais. At hindi ako gumagawa ayon sa sarili kong kapritsyo. Lahat ay ibinabase ko sa Torah o sa mga ipinakitang example ng Messiah. Yun lang yung sinusundan ko. Wala nang iba. Sana tandaan ninyo at panghawakan ninyo yan. I could be harsh on my judgment because righteousness is harsh. Walang kinikilala yan. Ang banal na salita, magandang pakinggan. Masarap pakinggan. Kung righteous ka. Pero kung unrighteous, ibig sabihin, wala ka sa righteousness, hindi masarap sa iyong pandinig yan eh. Para siyang espada, two-edged sword, na tumatagos hanggang sa iyong buto. Kaya two-edged sword. Masarap sa pandinig ng mga righteous na tao. Masakit sa pandinig, tagos hanggang buto, sa mga taong may maiitim na budhi. Yan po ang salita ng Alahayam. Tandaan niyo po yan. So kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, tanungin ninyo ang sarili niyo. Anong klaseng budhi ba meron ako? At nasasaktan ako sa sinasabi ni O.H. Sinahango sa kasulatan. Ask yourself. Magkaroon kayo ng sariling reflection bago pa yan lumala at magtuloy-tuloy sa pagiging rebellious sa covenant. Yan po, mga kapatid. Back to the yeah, MC. Maraming salamat po.